lahat. Halina Kristiyano at buong nigaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong pagningningan ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang matatag upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati iyong kalaliman.
Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit siya'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit siya'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kaniyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tignan ninyo," ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Ngunit nang mag-iikaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ngayon sa ating ebanghelyo ang pagsunod ni San Andres, San Juan at San Pedro sa tahanan
ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Maliwanag din po nating narinig ang makapangyarihang paaniyaya ng ating Panginoon. Halikayo at tignan ninyo sa wikang Ingles, "Come and see." Ang pagsama nila kay Jesus, ang sabi nila, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Tunay nga pong sa pagsunod natin kay Jesus Nazareno, masusumpungan natin ang tunay nating kaligtasan. Matatagpuan natin ang tunay na Mesiyas. Masusumpungan natin ang kaginhawahan at tunay na kapanatagan. Alam po ninyo mga kapatid, kung ating pagninilayan sa ating makabagong panahon, tila baga ang hirap ng salitang pagsunod. Sadyang nagbago na ang maraming bagay. Ang tao ngayon, marami na kasing pinagkakaabalahan, kaya madalas hindi na sila marunong sumunod. Ang tao ngayon, sa araw-araw, ang dami ng pwedeng gawin at pagkalibangan. Kadalasan, nakakalimutan na natin ang sumunod sa tinig at paanyaya ng Diyos. Maraming pagkakataon na inuuna natin ang ating mga sarili sa halip sundin ang tinig at kalooban ng Diyos. Mas inuuna natin minsan ang ating social media. Mas inuuna natin ang pagpunta sa mga malls at department stores. Mas inuuna natin ang mamili ng iba't ibang gamit at bagay. In short, inuuna natin ang ating pansariling kagalingan, kaligayahan at personal na pangangailangan. Subalit sa araw na ito, napakalaking hamon sa atin na sumunod unang-una sa tawag at kalooban ng Diyos. Lagi ko nga po itong sinasabi na hindi madaling sumunod sa tawag ng ating Panginoon. Ngunit gaano man kahirap, ito ay posible sa isang taong may pananampalataya. Ito ay posible kung ito ay ating gugustuhin. Ang buong buhay ni Jesus Nazareno, inialay niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinakita niya na ang kaniyang buhay ay nakalaan lamang sa paghahari ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang mabuhay ng may pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kaniyang mabathalang kalooban. Inaanyayahan din tayo na ibahagi natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit at mabuting gawa para sa ating kapwa. Sa tuwing tayo ay nagsisimba at nagdarasal dito sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno, at sa tuwing pinagmamasda natin ang kaniyang banal na imahe, patuloy nating ipanalangin na tayong lahat, kagaya ng mga apostol, ay makatugon ng buong puso sa tawag ng Diyos. Naway, lumakas ang ating loob upang huwag tayong susuko agad sa iba't ibang hamon ng buhay, upang lumakas tayo na sundin agad-agad ang tinig ng Diyos kapag atin itong napakinggan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa anumang pagsubok na ating kinahaharap.
At lagi nating tatandaan na kung tayo'y susunod sa ating Panginoong Diyos, tiyak iyon magkakaroon ng tunay na kahulugan ang ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kaniyang mga pinili upang tuparin ang kaniyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kaniyang kalooban. Manalangin tayo ng buong puso sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kaniyang bayan para sa mundo. Sa bawat panalangin at kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Benen, may dala na maialay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na sa Benen, tayo na sa Benen, at tungon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsaban. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi na naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat
ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Amen.
Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we see. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga susunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos.
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpapasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,